Galing pa ng General Trias Cavite si Joshua Manalo. Nakakatatlong lipat sakay siya ng tricycle, jeep at bus bago makapasok sa review center sa Morayta, Manila. Medyo nakakapagod po gawa ng paputol-putol. Tapos ang pinaka-hassle po kasi is yung pagpila sana pagdating sa public transport. Umabot minsan less than 1 hour yung sa pilahan pa lang po. Problema rin na magkaibigang sina Brian at Jake ang biyahe papasok sa Maynila lalo na't galing pa sila ng Laguna. Dalawa hanggang tatlong sakay rin sila bago makapasok. Ang dating 90 pesos lang na gastos na pamasahe umabot na sa 120 pesos. Sana po may isang diretso na po para hindi na po pipila sa bus. Mas maunti po talaga magagastos sa pagbu one-way trip kasi tsaka lasasal din po yan kasi diba, hindi na po pababawa, gano'n. Inaayos na ng LTFRB ang pagbubukas muli ng ilang ruta sa Metro Manila kasabay ng face-to-face classes sa susunod na buwan. Sa susunod na linggo, nakatakdang tukuyin ng ahensya ang mga rutang bubuksan. Maliban sa pagbubukas ng ilang mga ruta, hangad ng ilang mga estudyante ang pagkakaroon ng mas maraming PUV dahil nga isa hanggang dalawang oras silang naghihintay lalo na tuwing rush hour. Pero ang problema, ang ilang mga jeep ay huminto na sa pamamasada gawa ng pandemya at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang jeepney driver na si Mang Noel balik pasada. Good news aniya ang nalalapit na pagbabalik face-to-face classes para sa mas maraming estudyanteng pasahero. Salamat kami at may pasok na. Malaking bagay, makakadagdag na rin. Si Mang Itoy naman panawagan ng tamang traffic planning. Masipat din sana aniya ng mga kinauukulan ng ilang kolorum na e-bike. Medyo magsisigip na naman siguro ang daanan yan pag abilok sa'yo. Traffic na mga abuti natin. Kasi karamihan nun, bumabiyahe rito, wala naman mga lisensya. Walang ipagagawang pa. Inaasahan naman ng Department of Transportation ang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa balik eskwela sa susunod na buwan. 15% ng karagdagang passenger volume ang tinatayang hatid ng higit 27 million na mag-in-person classes. 876,000 rin na guro ang magbabalik paaralan. Dito sa Metro Manila, tuloy ang koordinasyon ng ahensya sa MMDA at lokal na pamahalaan para sa ligtas na biyahe ng mga commuter, lalo na ng mga estudyante. May libreng sakay ng LRT2 mula August 22 hanggang November 4. Rainiel Pawid, ABS-CBN News.